Balita nga mga idol ng Forbes ngayong araw na itungado si LeBron James ang kauna-unahang active NBA player na magkaroon nga ng net worth na $1 billion. Kasama niya nga sa listahan ng mga NBA player na billionaire ay ito ang si Michael Jordan at pati na rin si Kobe Bryant na naging billionaire matapos nga nilang mag-retire sa basketball. Pero ibahin natin si LeBron dahil habang naglalaro siya mga idol, habang player pa nga siya sa NBA ay isa na siyang billionaire. Kaya naman congratulations dito kay LeBron James mga idol, mukhang naging maganda nga yung kanyang naging investment sa kanyang kinita sa NBA. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin ang balita tungkol sa team ng Golden State Warriors dahil munti ka na naman pala silang maging super team. Ngayon nga ay binahagi ni Bob Myers ang naging plano nila patungkol sa pagkuha kay Bradley Beal. Nung panahon na nag-i-struggle nga kasi mga idol ang Warriors noong 2020 pati na rin 2021, nangako nga daw itong si Bob Myers kay Stephen Curry na bibigyan nga siya muli ng isang championship roster. At inamin nga ni Bob Myers na nag-explore nga daw sila ng trade sa pagkuha dito kay Bill mula sa Washington Wizards. Dahil ayun nga daw ang nakikitang mabilis na paraan na itong Warriors GM para makabalik nga sila sa pagiging isang title contenders. Pero nga mga idol, mukhang nagtiwala na si Bob Myers sa mga role players na itong team ng Golden State Warriors, pati na rin sa experience at galing ng kanilang big three, kaya nga hindi na nila tinuloy ang pagkuha kay Bradley Beal. At nakita naman natin mga idol na at the end, maganda ang naging desisyon na wag nang kunin si Beal. Ngayon ay balik na nga sila sa pagiging title contenders at ngayon balik na nga rin sila sa NBA Finals. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba dapat kinuha na netong Warriors GM si Bradley Beal kung may pagkakataon pa? Or tama lang na hindi niya nga ito kinuha at nagtiwala siya sa kanyang mga players ngayon? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita nga mga idol ay patungkol sa history na ginawa na itong Boston Celtics sa pagtalo nga nila dito sa team ng Golden State Warriors. Unahin nga natin mga idol ang team ng Boston dahil as a whole nga mga idol bilang buong team, sila ang kauna-unahang team in NBA history na manalo nga ng finals game after maging down ng double digits entering to the fourth quarter. Sila pa nga lang ang NBA team mga idol na nanalo ng tambak sa third quarter at pagpasok sa fourth quarter ay nakakambak pa. At hindi lang yan mga idol, dahil ito nga si Al Horford, meron ding individual history. Second oldest player in NBA history to record 25 plus points sa kanyang finals debut. Ang nasa unahan niya nga lang mga idol ay itong si Chris Paul last year. Nung first NBA finals game niya nga ay nagtala siya ng 32 points. At hindi nga lamang si Al Horford mga idol, dahil itong si Jason Tatum ay gumawa nga rin ng history sa kanilang pagkapanalo. Nakapag-set nga siya ng pinakamadaming assist mga idol sa unang NBA Finals game. 13 assists ang kanyang itinala ngayong game 1 mga idol. At ang kanyang mga nilampasan ay ito lang naman si Michael Jordan na meron kang 12 assists noong 1991, John Stockton 12 din, pati na rin si Isaiah Thomas 12 assists. So very historic pala mga idol ang naging laban natin kanina sa game 1 at siguradong magiging mas entertaining ito sa mga susunod na laban. Pero sa ngayon mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!